Now, sa hapon pong ito, magsisimula po ako sa isang topic na maaaring gawin kong series. Ang title po nito is Sensing God During Storms. No? Ito po yung nakita kong magsarap, magandang i-preach sa mga tao. Kasi napansin ko po, marami mga tao, pag may storm, pag sinabi ko pong storm, yung mga problema. Okay? Pag may mga difficulties, may mga hardships sa life nila, hindi nila nasesense na yung Diyos ay involved po dito. In fact, nalulungkot nga ako eh. Bihira ako makakita sa mga tao na pag may problema, bago ko ito ituloy. Sino sa inyo aamin may problema? Taas yung kamay. Very good. Taas yung kamay ng mga walang problema. Tingnan nyo kung meron dyan, kahit isa. Sa mga tuwid, I conclude. Lahat ng tao may problema. Tama po ba? Parang walang sumagot. Lahat po ng tao may problema. Now, pagdating po sa problema, iba-iba po ang impact niyan sa iba't ibang klase ng tao. In fact, gusto ko po sabihin ito, most of the people, pag may problema sila, ang unang ginagantihan, Diyos. Diyos. Halimbawa, pag nagkaroon ng financial problem, ayoko muna magsimba. Ayan, di ba? Ayoko muna mag-sell. Di ba? May problemang mabigat sa mag-asawa, nag-away. Paghihigantihan yan, hindi mo na ako magsaserve kay Lord. Ayan. Ba't nadamay si Lord? Bakit ganon? Kasi nga po, mayroong mga bagay, makinig mabuti, na pag dumating ang storm sa life niyo, problema, may nare-reveal. Ayan yung simulan ko muna dito, okay? There are five things that reveal kapag meron kang storms o problems sa life niyo. Number one, sulat niyo po ito. Okay? Storms of life reveal something. Number one, it reveals the nature of my faith. Yan po yung una. Anong klaseng merong kang pananampalataya? Pangalawa, when storms of life reveal, it reveals something. The strength of my commitment. Diyan po makikita. Kung gaano kalakas ang inyong commitment. Number three, storms of life reveal the level of my maturity. Nire-reveal po niya ng maturity natin. Number four, storms of life reveal the health of my attitude. Yung attitude po natin. And then number five, the measure, it revealed the measure of my teachability. Yan po yung lima na yan. Okay? Tingnan nyo po, ano? Pag may problema tao, nakaka-apekto sa kanyang pananampalataya, nakaka-apekto sa kanyang commitment, nakaka-apekto sa kanyang maturity, nakaka-apekto sa kanyang attitude, at higit sa lahat, teachability. Ito pong limang ito, ay pawang katotohanan na magre-reveal kung anong meron ka ng pagkatao kapag dumating ang storms. Remember, storms of life reveal something. Nire-reveal niya ng inyong faith, nire-reveal ang klase ng inyong commitment, nire-reveal ang inyong level ng maturity, nire-reveal niyan ang tunay na attitude niyo sa buhay, at higit sa lahat, nire-reveal niyan kung tayo ay teachable. Nag-i-start po ako dyan upang tingnan nyo po sandali yan. I-meditate nyo. Sino may problema? Kung ako may problema, nakaharap akong ganyan. Diyos ko po, tinitingnan lang pala yung faith ko, yung commitment ko. Naku po, yung level ng maturity ko. Sino sa inyo naniniwala? Taas yung kamay ng mga misis. Misa yung mga misis, pag wala ng pera yan, iba na attitude niyan. Umuusok na ilong, di ba, namumula mata. Di ba, yung iba namang husband, pag wala ng pera, naku, makikita niyo yung attitude nila, lalabas na talaga. Sino sa inyo yung pag may gusto ka, hindi nakukuha? Ha? Naku, maniwala po kayo, lumalabas yung mga attitude. Tama po ba, mga kapatid? Tama po ba? Dito, pag nalala, sino sa inyo pag may mabigat na financial problem, mas unan yung tinatawag ang Bombay kaysa kay Jesus. Taas yung kamay. May ganyan tao eh, no? Pag may pera na problema, Bombay muna. Bakit? Mas umaasa tayo sa Bombay kaysa kay Lord. Tama? Minsan, pag matindi ang financial difficulties, naku, maniwala po kayo. Di ba, yung strength ng commitment, yung commitment ko, tutuloy ko ba? Ha, saka na muna. Kaya nga, sabi ko sa inyo, pag mga Kristiyano, pag may mabigat na problem, ang unang paghihigantihan yan, hindi na muna ako magsisimba. Or, hindi muna ako magsisell.
Or ayoko na ng training. Or ayoko na mag-follow up. Ayoko na mag-disciple. Lagi ayoko muna mag-devotion. Ayoko muna. Laging ganun. Wala pa. Bira ako makakita ng ganito. Aren, laki ng problema ko. Samahan mo nga ako. Bakit, brother? Mag-evangelize tayo, 20. Bakit? Ang laki ng problema ko ngayon eh. Kinakailangan maraming maligtas. Alam mo ba, brother? Pag ako may problema, maraming nasa-save. Sino yung ganun? Ha? Sino sa inyo, pag wala kayong pera, gipit, namimigay ka ng pera? Ba't ka namimigay ng pera? Gipit lang ako ngayon, brother, ha? Tanggapin mo to. Tayo pag gipit, akin to, wala na nga ako, akin to. Diba? Baligtad eh. Sino sa inyo, pag may malaking problema, lalo kayong nagse-cell group? Yung, dapat lumago cell group ko. Ang dami kong problema, Lord. Ang member ng cell group ko, 5. Gagawin ko tong 12. Sa tindi ng problema ko, buti na lang, cell group leader ako. Ganyan ba kayo? Wala. Bakit? Pag may problema, lahat ng bagay patungkol kay Lord, iiwan natin yan. Alam nyo, it reveals your faith. It reveals the kind of commitment. It reveals the level of your maturity. Higit sa lahat, nare-reveal po yung ating attitude at teachability. Kaya dyan po, sinisimulan ko muna sa ganyang pananaw. Totoo ba na kapag meron na tayong storms of life, may nire-reveal? Tama po ba? Tingnan nyo po ulit. Gusto kong tanungin, kamusta ba ang faith ngayong may problema ka? Alam nyo, gusto kong sabihin sa inyo, ang problema, minsan galing po yan pag gumagawa ka ng out of the will of God. Magkakaproblema ka. Tama po ba? Pastor, kung ginagawa mo naman ang will of God, ay yan ibig sabihin, magkakaproblema din. Napansin ko, kahit nasa will of God ka, magkakaproblema ka. Kahit sa out of the will of God ka, magkakaproblema ka. Kaya kita nyo, kahit Christian o unbeliever, pareho nagkakaproblema. Walang taong hindi nagkakaproblema. Pero sa kalagitnaan ng problema na yon, nire-reveal ang iyong faith, nire-reveal ang iyong commitment. Are you listening? Nire-reveal ang iyong maturity, nire-reveal ang iyong tinatawag na attitude, at higit sa lahat, nire-reveal yung ating teachability. Because do you believe you can learn something out of your problem? Yon. Minsan po, pag dumating na po yung problema, nami-mishandle po natin. Now, tingnan nyo po yung actual na istorya. Sa actual na storm na nangyari dito po sa mga disipulo. Buksan po natin ang Matthew chapter 14, starting from verse 32, and then tuloy-tuloy po hanggang 33 or 34. Immediately, Jesus made the disciple get into the boat and go on ahead of him to the other side while he dismissed the crowd. After he had dismissed them, he went up on a mountainside by himself to pray. Later that night, he was there alone. And the boat was already a considerable distance from land, buffeted by waves because the wind was against it. So, yun ang nangyayari, oh. Yung bangka, binabangga ng waves. Natatakot. Shortly before dawn, Jesus went out to them, walking on the lake. Ang sabi po ng verse 26, when the disciples saw him walking on the lake, they were terrified. It's a ghost. And they said, and cried out in fear. But Jesus immediately said to them, take courage, it is I. Don't be afraid. Lord, if it's you, Peter replied, tell me to come to you on the water. Come, he said. Then Peter got down of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. But when he saw the wind, he was afraid and beginning to sink and cried out, Lord, save me. Immediately Jesus reached out his hand and caught him. You of little faith, he said, why did you doubt? And when they climbed into the boat, the wind died down. And then verse 33, then those who were in the boat worshiped him, saying, truly you are what? The Son of God. Now, tingnan niyo po sandali itong mga talatang ito. Minsan, pag may problema, may storm, kapapansin nyo, bagitin ko ito ulit. Ulitin ko. Ang problema dumadating kapag wala ka sa will ni Lord. Pero, mahirap tanggapin na ang problema dumadating kapag nasa will ka ni Lord. Now, buksan nyo sandali itong verse 22 para makita nyo po ano ginawa ni Jesus
in the midst of the storm ng mga disciple niya. Sabi dito ng Bible, tignan niyo. Immediately, Jesus made the disciple get into the boat and go on ahead of him to the other side while he dismissed the crowd. So sa verse 22, kaya napunta sila dun sa middle ng storm kasi si Lord mismo ang nagpapunta sa kanila dun. So ibig sabihin, itong disciple napatrouble kasi inutusan silang tumawid. Meaning to say, nasa center sila ng will of God. Sinunod lang naman nila eh. Sabi ni Lord, pumunta kayo doon. Lord, kung yun ang pinag-uutos ninyo, sige. O sige, ano gagawin namin, Lord? Sumakay kayo ng bangka? Sumakay sila ng bangka. Ano pa, Lord? Pumunta kayo, umuno na kayo doon. Susunod ako sa inyo. Yes, Lord. So, itong mga to, walang kaalam-alam, sumusunod sila kay Lord. Sino rin yung masunurin ka na kay Lord ngayon? Kaya lang, huwag yung kakalimutan. Hindi porkit sumusunod ka, wala nang problema. Ito nga ang example. Kung kailan pa naman sumusunod, saka pa binagyo. E minsan po, sa ating mga murang isipan, akala natin pag masunurin tayo kay Lord, exempted tayo sa problem. No! One day habang sumusunod ka, siguro, kalayan natin, punta tayo sa kabila. Ang bait ni Lord. Una na daw tayo. Pero habang umaandar sila, sabi po ng Bible, the wind buffeted the boat. Tol, ano to? Bigla silang natakot kasi habang ginagawa nilang kalooban ni Lord, sinalubong sila ng malaking storm. Sino sa inyo nakaalala ng kinukwento kong ito? Nakaranas na ba kayo? Ang bait-bait mo na, hindi ka na nangongopya, hindi ka na muna nagbo-boyfriend ngayon, naguhugas ka na ng pinggan sa bahay, di ba? Hindi ka na umuwi ng gabi, hindi ka na nagdodota, di ba? Behave na behave ka na. Bang! Ano yun? Problem comes in. Gulat ka, no? Ilan pong ibig sabihin? Bigla may darating na problema. Magugulat ka ngayon. Ano pong ibig sabihin yan? Sa talata pong ito, wala hong exempted. Tinan mo yung tabi mo. Sabi mo sa kanya, sorry, you are included. Di ba? Sino rito tatanggapin yung katotohanan? Maging lumalakad man tayo sa kalooban ng Lord, magkakaroon pa rin tayo ng problema. Kasi nga, dahil dun sa limang binanggit ko sa inyo kanina, nire-reveal kasi ng storms of life, ang alin? Ang ating faith, tama? Ang ating commitment, ang ating maturity, inire-reveal yung ating attitude, at saka yung ating teachability. Kasi kung walang storm, hindi mo malalaman kung matindi yung lima na to sa'yo. Tama? Yung pala, kaya pag wala kang storm, hindi mo malalaman kung talagang may faith ka. Diyan lang malaman kung kakapit ka talaga kay Lord, may commitment ka. Tama? Diyan mo lang malalaman, ba mataas na pala yung level ng maturity ko. Ha? Sino sa inyo hindi ka na napipikon? Dati konting bagay lang, napipikon ka na. Pero ngayon, hiningitaan mo na lang. Wala na sa akin. Sanay na ako dyan, wala na yan sa akin. Why? Kasi nagmamature ka na eh. Tama po ba? Tama po ba? Eh yung attitude. Ha? Nanay ko, ako ang nakikita, ako ang nasisisi, ako na laging may kasalanan, di ba? Nagising sa umaga, sermon ng almusal, yung attitude mo. Lagi na lang ako nakikita, ako na lang. Attitude mo yan eh. Pero ngayon, pag sinasaway ka ng nanay mo, ginigising ka, sabi mo, Nay, thank you, you're very kind. Di ba? Nag-iba, sabi nanay mo, ba pinagagalitan ko, mabait pa. Why? Sino rito nagbago ng attitude mo kasi natututo ka eh. Amen po ba? Ngayon, pag wala ka ng pera, sabi mo, Lord, salamat. Tinuturuan mo na ako magtipid. Di ba? Tama? Iba na ang isip mo. Ano? 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 Lord, salamat. Tinuturuan mo ako magtipid. Bakit? Wala na akong pera. Totoo bang may nire-reveal ang problema sa buhay natin? Balikan ko lang. Kahit lumalakad ka sa kalooban ni Lord, magkakaroon ko ng problema. Lalo na pag hindi ka lumalakad sa kalooban ni Lord. Tama po ba? Now look, tingnan niyo po ito. Verse 23. Tingnan niyo po nangyari. Habang sila lumalaban ng bakbakan ng bagyo, itong si Jesus, tingnan niyo ginagawa ni Jesus. After he had dismissed them, he went up on a mountainside by himself to ano? To pray. Alam niyo po, nung mabasa ko po yan, later that night he was alone. Nung mabasa ko po yan, hindi sa sumama, pinatawid sila para magkaroon siya ng time mag-pray.
Alam niyo po, napakalaking assurance sa part po natin na kapag tayo po ay mayroong mga problema, ang ating Panginoon, He pray for us. Amen. Nung nabasa ko po ito, hindi sila pinapunta para madisgrasya. Because kahit wala sa mata ni Lord ang kanyang mga disciple, nasa puso niya ang mga disciple. Sa paanong paraan? Pinapanalangin niya ang mga disciple habang sila tumatawid doon. Napansin ko kay Lord, dapat matutunan natin to. Sa tuwing tayo nagkakaroon ng problema, mayroong isang nananalangin sa atin. At yan po yung walang iba, kundi ang ating Panginoon. Mababasa niyo po yan sa Hebrews 4, verse 14. Buksan natin 14 and 15 sa Hebrews. Dito po, ang sabi po dito ay ito. Okay? Therefore, since we have a great high priest who has ascended into heaven, Jesus the Son of God, let us hold firmly to the faith that we profess. Verse 15, ang sabi po, we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses. But if we have the one who has been tempted in every way, just as we are, yet he did not sin. And verse 16, ito po yung sabi ng, tignan niyo po yung verse 16. Pinakita po dito na, para lang makita po natin ito, yung needs. Let us then approach God's throne of grace with confidence, so that we may receive and find grace to help us in our what? Time of need. Pag may problem, ang tawag dyan, times of need. Tama? Pag may problem, may kailangan ka eh. Pastor, may problema ako financially. Ibig sabihin niya, kailangan ng pera. Di ba? Tama? Pastor, may problema kami pamilya, yung relay. Ibig sabihin, may problema, kailangan niyang maayos ang relay. Merong needs eh. In times of need, huwag niyong kakalimutan, ang ating Panginoong Yesus, ang unang nananalangin para sa atin. Ang ganda po nung sinabi ni Charles Haddon Spurgeon, nang binanggit niya po, Jesus came to this world to talk us about God. Pero, and now He is in heaven, He is talking to God about us. Ang galing, ano? Na nagpunta raw si Kristo sa mundong ito, He talked to us about God. Pagpunta naman niya sa langit, He talked to God about us. Nagpe-pray. Nakita ko po, tayo mga may problemang mga tao, wag ko kayo mag-alala, ang Diyos ay sinasamahan tayo sa ating mga kalagayan. He pray. Say that word, He pray. Now, verse 25. Balikan natin yung verse 25. Okay? Tingnan nyo po. So verse 20, shortly before dawn, Jesus went out to them. Hindi lang tayo pinagpe-pray. Pinupuntahan pa sila ni Lord. Kasi alam niya, binabagyo, nahihirapan. Ito yung gusto kong madinig po ninyo. Sa panahon ng matinding bagyo ng buhay natin, storms of life, hindi po nagkukulang ang Diyos. The Bible says, Jesus went out to them. Nagpunta si Jesus. Bakit? To the rescue to si Lord eh. Okay, He comes. Nagpupunta siya. Alam niyo, kailan siya pumunta? Sabi po ng Bible, shortly before dawn. Ibig sabihin po niyan, si Jesus pumunta siya, He comes to us at the darkest hour of the night. Alam niyo po, yung dawn po na yun, madaling araw, ang pinakamadilim, yung agaw, liwanag at dilim. Yun po ang pinakamadilim. Yun po yung darkest hour, yung darkest moment na yon, doon lumabas si Lord. Hindi siya dumating ng alas 9 ng gabi, alas 12. Pero yung pinakamadilim na, alam nyo, nasa dagat ka pag may buwan, medyo nakaka... Pero pag wala ng buwan, ang dilim nun. Say amen. Pero you know what? Sa darkest moment, naroon ng Panginoon. We can say that when we have problem, ang problema kasi mayroong degree. No? Tama. May problema ako, magkano? 30 pesos. Madali lang yan. May problema ako, magkano? 300. Madali lang yan. May problema ako, magkano? 30,000. Ah, mahirap yan. Diba? No, may problema. Magkano? 300,000. Ha? Oh, magkano problema? 3 million. Pag 3 million, ayun ang tawag ko, darkest hour. Amen. Mabigat yun. Amen po ba? Amen po ba? Pare, nawalan ako eh. Nawalan ako ng ano, nadukutan ako. Magkano? Pitaka lang naman eh. Tsaka ID. Okay lang yun.
Ito, eh pastor, nawala pati yung credit card ko. Uy, delikado yan ah. Eh pastor, nadukutan ako, tapos nawala pa yung aking mga papeles. Ay, nako. Eh ito, eh pastor, nawawala pati yung aking asawa. Eh darkest moment yun. Di ba? Sino sa inyo may darkest hour? Yung mga hindi ordinaryo problema mo. Ha? Alam nyo, may mga tao, may problema, pero darkest, mahirap. No? Sino sa inyo nasubukan yun? Hiniwalayan ka ng boyfriend mo. Nako. That is broken hearted. Hindi lang yan dark, broken pa yan. Amen? Ah, madilim na, basag pa. Ah, mahirap yan, no? Eh, sino ito yung wala ka ng, nawalan ka na ng trabaho, nasunugan ka pa ng bahay. Tapos, nalusot ka pa, nabutas yung paa mo, natetano ka pa, di ba? Nung pag-uno sa'yo, may cancer ka pala, di ba? Tapos, may tanning ka dala, 3 days to live. Sino niyo wala darkest moment yon? Ha? Tama? Nag-exam ka, bumagsak ka. Pagkabagsak mo, pag-uwi mo, tatay mo, inatake sa puso. Paghingi mo ng pera, walang pera. Grabe. Ibinibenta mo, wala pala. Yung sinasanla mo, tanso lang pala. Sino-sino na darkest moment? Alam nyo, one thing I like about God, the Bible said, He went there during the darkest moment of their situation. Hindi yung pumupunta para pumunta lang. Sometimes, ang ating Panginoon, He always come dun sa darkest hour. Tapos, tinin nyo po, nung dumating naman, walking on the lake. Ha? Nabasa nyo? Nung nakita sila, naglalakad sa ibabaw ng tubig. Alam nyo ibig sabihin nun? Minsan, para walang pakahulugan yan. Remember, nung wala pa si Lord, ang number one nila kinakatakutan, yung tubig na yun eh. Kasi ang laki, gumaganon sa kanilang bangka. Naku! Naku, baka mamatay tayo. Wala pa naman si Lord. Hala, paano na to? Naku po! Basang-basa na ako. By the way, nakalimutan ko sabihin, mga fisherman to, sanay sa tubig to. Ngayon lang sila natakot. Ibig sabihin, kahit sanay sila sa tubig, mga sanay ito sa mga gitna ng dagat, ang laot, pero ibang problem itong dumadating. Matinding alon to. Tapos nung dumating si Lord, nakasurf, gumaganon-ganon lang, oh. Sabi nila, nabasa niyo sa Bible, kaya lang, walang surf, gumaganon lang din. Nagtaka sila, pambira, sino to? Mumu, di ba? Alam nyo, nakita nila si Lord, nakaapak doon sa tubig. Alam nyo ibig sabihin noon? Ang ibig sabihin lang noon, mga anak, yung mga kinakatakutan nyo, tingnan nyo ako, inaapakan ko lang yan. Gusto kong matutunan ninyo, yung tumatakot sa inyo, apakan nyo lang. You are above the water. Yun ang ibig sabihin niya. When He comes to show us how to become victorious on our problem. Yung iba sa atin, pag may problema, nilalagay sa ulo. Pag may problema, nilulunod. Patay lagi-lagi. Wasak-wasak lagi. No. Learn how to go above the water. Amen. Alam nyo, ang agila ay kilala at batikan sa pag-handle ng storms. Pag merong agila, nakita nyo po lumilipad dyan. At dumilim na ang paligid, sumula ng kumulog at kumidlat, at biglang umulan at may dalang storms. Ang agila ay iba ho yan compare sa ibang ibon. Yung mga agila, iba ho yan. Ang mga ibon, takbo na sa mga kesame ng bahay ninyo. Taguan na yan. Pare, tago na. May ulan. Agila, iba. Pag nakita niya yung storms, pag pumunta siya sa kanyang rock, hindi pwede. Alam niyo gagawin niya? Lilipad siya. Sasalubungin niya yung ulan, yung malakas na hangin, kulog at kidlat. Yung clouds na yon, lulusutan niya yon. Pam! Pag nandun sa ibabaw, wala namang kudlat na pataas, puro pababa eh. Wala rin tubig na pataas, puro pababa. Sabi niya, now, I am above the storms. Pag-glide-glide na lang. Amen? Sa ilalim, nagkakagulo. Pero sa ibabaw, may araw. Oh, sara. Naglalaro. Parang agila. Jesus showed how to live like an eagle by coming up on that water. Nakatayo siya doon. Tinuturo sa atin, yung kinakatakutan, yung tubig na papatay sa inyo, look at me. I come victoriously because the wave na kinakatakutan ninyo, now it is under my feet. Bihila yung Kristiyano na pag may problema ka,
nilalagay mo sa ilalim ng paa mo at inaapakan mo yung problema. At dinideclare mo, I will be more than conqueror than this problem. Amen. Minsan tayo, pag may problema, isa na siyang multo sa buhay natin. Amen. Hindi natin nadadala ng tama. Kasi ang problema kadalasan, yun po ang sumisira sa buhay natin. No. Ang problema po, yan po yung humahamon sa ating pananampalataya na hindi siya mananaig na sirain tayo. Sabagkos tayo po ang mag-o-overcome sa problem natin. Sino rito sa hapong ito gusto mong apakan yung problema mo? Hindi yung problema ang aapak sa'yo. Amen? Ha, hindi magmamalaki ang problema sa'yo, kundi piling mo, mas malaki ka sa problema. Sabi ko nga eh, kapag ang Diyos nasa buhay mo, if God is big, your problem will be small. If your problem is big, then your God will be small. So mamili ka, sino palalakihin mo? May mga tao, ang tingin, laki ng problema ko. The moment you say malaki problema mo, God is a small God. Dapat pag may problema ka, sabi mo agad, ang laki ng Diyos ko! Ah, ano-ano? Maliit ang problema ko. Meron akong problema, pero maliit. Kasi mas malaki ang Diyos ko. By thinking that line, magtataka ka, in the spirit, umaangat ka na kaagad, inaapakan mo na, kasi you declare na mas malaki ka sa problema mo. Yun ang pinakita ni Lord. I am bigger than these waves. I'm the one to control this. Hindi ang wave ang magkocontrol sa akin. Yan po ang nato. That's why when He comes, hindi lang siya dumadating sa darkest hour, but He comes to us victorious over our greatest fear. Yan po ang natutunan ko dito. When Jesus came walking on the water. Verse 26 and 27, tinan niyo po. When the disciples saw Him walking on the lake, they were what? Terrified. It's a ghost, they said. And cried out in fear. Sa verse 27, mapapansin niyo po, meron diyang word, pakibalik mo sa verse 26. May mapapansin po kayong salita na napakahalaga. Sila ay nateterrify. Sila ay sabi, they cried out in fear. Umiyak. Teka mo, hindi naman ito mga babae ah. Alam nyo, pag lalaki na umiyak, mabigat na yan. Siyempre, nakita nyo? Ano kaya iyak nila Pedro? Nag-iiyakan. Ikalalaking tao. Because yung intensity nung fear nila, to the max na eh. May totoo naman po, pag may problema tayo, napapaiyak na tayo eh. Siyempre, sino sa inyo nakaranas, tuwing maisip yung problema mo, gumaganong ka na lang eh. Nakasakay ka sa LRT. Kumiyak to, di ba? Tama? Nakasakay sa rice ngayon. Mas malakas pa yung brum, brum, mas malakas yung iyak mo eh. Bakit? Because yung increased level ng intensity ng problem, minsan nakakaiyak. Nasubukan nyo namang makita yung asawa nyo na umiiyak because of problem. Nakaranas ba kayo ng isang mabigat na problema? Hindi mo mapagilan magsalita. Hindi ka makapagsalita because there are tears in your eyes. Na parang may sasabog sa puso mo. Hindi mo. Ganun po ang nangyayari sa kanila. Sa sobrang takot, nung makita si Jesus, naglalakad sa wake, nakakita sila. Alam nyo, nakakita na nanay nyo umiyak sa problema. Ha? Tapos yun, nanay, ano ba problema? Wala naman. Ba't doon kayo umiyak? Wala lang. Alam niyo po, maraming mga tao ngayon, they cannot handle trouble and problem and difficulties. The only way to express it, they cried out in fear. They were terrified. Nung makita nila, sabi ng Lord, nakakatuwa dito, ano? Sabi po ng verse 27, Jesus immediately said to them, immediately said the word, immediately. Sabi, ano siya? Alam nyo, nung nagpakita si Lord, lumalakad siya sa tubig, natakot sila. Nung natakot si Lord, napansin ko, nung dumating si Lord, hindi lang siya dumating para ipag-pray sila, hindi lang sila dumating para tulungan sila, pero siya dumating para i-minister sila. Bakit? Minsan po ang mga problema natin, nami-misunderstood lang natin. They misunderstand who is this man. Apparently, he should be the answer to their problem, but becomes ghost.
Sino po naniniwala mas malala ang problema pag na misunderstand niyo ang situation? Si Lord, akala mo mumu, Diyos na nga mumu pa. Ah, bakit? Unnecessary fear. Bakit? Ikakampi mo, akala mo kalaban mo. Amen. Yung nagpunta sa iyo para tumulong, natakot ka. Is that misunderstanding? Ha? Kaya nga sabi ko sa inyo, pag may problema kayo, mag-isip muna kayo. Kasi tinitest din yung faith mo, yung commitment mo. Are you still here? Are you still here? Tinitingnan yung level ng inyong maturity, tinitingnan ang inyong mga attitude, kung kayo teachable. Pagdating ng problema na yon, tuturuan ka, misunderstood mo naman. Sino sa inyo nakaranas dito? Ba't kaya lagi wala akong pera? Nung wala ka lang pera, nagsabi mo, makapagtipid nga. Kasi lagi ako walang pera. Yun pala, kaya ka lagi walang pera, tinuturuan ka ni Lord magtipid. Tama po ba? Nung nakahawak ka ng pera, hindi mo na pinapakawalan. Bakit? Isisave ko to? Sabi ni Lord, ay, sa wakas natuto din. Because that problem of lack of money, I tell you, will teach you something. Tama po ba? Sino sa inyo tinuturuan ni Lord? Amen? Gusto mo mag-boyfriend na mag-boyfriend? Bang! Nangyari sa'yo, ayoko muna. Ayoko muna. Ayoko mo, ay, mahirap na. Ayoko, baka maulit na naman. Natuto ka sa wakas. Diba? Nangopya ka, nahuli ka ng teacher mo, hindi na po ulit. Hindi na po ulit. Why? Natuto ka. He teach you something. Amen. Alam nyo, ang gusto ko kay Lord, kahit ang tingin sa kanya multo, ano kaya damdamin ni Lord? Mumu! Nag-iiyakan na sila. Natakot na sila sa bagyo, natakot pa sila sa mumu. Gano'n mo, sabi ni Lord, huy, OA ng mga kalalaking tao, nag-iiyakan kayo. Niyo, na-imagine nyo, alam mo, yung babae umiiyak, normal eh. Pero yung labing dalawang lalaki, nakakahiya, no? Tinim yung katabi mo lalaki, ano yung tsura niya pag umiiyak yan? Tapos, bakit ka umiiyak? May mumu. Di ba nakakatawa? Tama mo ba? Tama? Bakit ka umiiyak? Namatay nanay ko, normal umiiyak. Ikaw, bakit ka umiiyak? Bakit? Nanakaw yung aming pinakamahalaga. Ay, naku, naku, tamay niya. Ba't gumiyak? May mumu. Alam mo, sabi ni Lord, He understand that. Mga kapatid, wala akong masama, express nyo ang inyong desperation sa harapan ng Diyos. Wala akong masama, express nyo. Kung natatakot kayo, sabihin nyo kay Lord. Because when He comes, He understand. Amen. Anong sabi ni Lord pagdating sa verse 27? Jesus immediately, sabi po ng Bible, sa verse 27, said to them, take courage. Ano sabi niyan? Take courage. Say that word. Take courage. Ang sabi po ng Bible, it is I. Don't be afraid. Si Lord, huwag kang matakot. Jesus ministered to us in spite we misunderstood our situation. Sabi ng Bible, to the max ang kanilang fear, Jesus ministered to us in spite of our fear. Ito pong fear at misunderstanding, ito po yung makikita nyo sa kanila. Pero binigyan ho sila ni Lord ng napakandang salita. Take courage. Huwag kayong matakot. Ako ito. Don't be afraid. Wala kasi silang sense of God during the storm. They sense that they are alone. Alam niyo, pinakapangit na sitwasyon po ng buhay natin? When we think, when we are on the middle of problem, we sense that we are alone. No. God will be there. Amen? Sabi mo sa katabi mo, kasama mo si Lord. Balikan natin po yung Isaiah, no? Muntahan po natin yung, though I walk through the water, I will not fear. Balikan natin yung Isaiah, mga kapatid. Ito po yung nasa verse 2. Okay? When you pass through the waters, I will be what? With you. And when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze. Then verse 3, for I am the Lord your God,
the Holy One of Israel, your Savior, and I give Egypt for your ransom, Cush and Seba in your instead. Isaiah 43, verse 4, verse 2, and verse 3. Balikan ko yung verse 2, mga kapatid. Tignan nyo itong ganda, then I will close. Dadaan daw kayo saan? Sa tubig, pero kasama nyo ako. At pagdaan nyo sa tubig, hindi kayo isi-sweep over niyan. Pag dumaan kayo sa apoy, you will not be burned. The flames will not set you ablaze. Bakit po binanggit ng ating Panginoon yan? Sapagkat sa totoo lang, naalala ko po yung sabi ni Charles Haddon Spurgeon, when you go through the fire, when you go through the water, and it seems overwhelming, do not forget, someone is with you. Amen? Tapos yung kamay na may problema, parang dumadaan sa tubig na malulunod ka. Sino dito may problema, parang sinusunog ka ng problema. Huwag ka matakot. Kasama mo si Lord. Kung masunog ka man, kasama mo si Lord na masusunog dyan. Amen? Kung malunod ka man, at least may kasama kang malulunod. Sino daw kasama mo malulunod? Si Lord. Pero dahil si Lord ang kasama mo, imposibleng mangyari yon. Hindi ka masusunog, hindi ka malulunod. Bakit? For the Lord is with us. Sana po sa umaga pong ito, kahit anuman po bigat ng problema nyo ngayon, whether it is finances or relationship, or probably may mga sakit sa bahay ninyo, it could be a trouble sa inyong trabaho, sa inyong pag-aaral. Sana maisip po ninyo that God is with us. Amen. Amen po ba? Huwag nyo pong kakalimutan, anuman problema niyan, apakan nyo lang. Sino sa inyo ngayon sa hapong ito tatayo ka bilang simbolo na ang problema mo ay aapakan mo sa hapong ito. Amen? Pwede bang tumayo yung aapak sa kanyang problema? Konting padyak, sabi mo, padyak ng konti. Ha? Simbolo na, Lord, ang problema ko is under my feet. Bakit? Yan ang tinuturo ni Lord sa atin. Kaya nung sabi ni Peter, Lord, can I walk on the water? Sabi ni Lord, itong si Pedro, kanina takot na takot kayo sa wave. Ngayon, gusto mong apakan? Halika, apakan mo, halika, apakan mo. Ipakita mo sa tubig na yan, you are more powerful than that water. Lumakad ba si Pedro sa tubig? Lumakad ba siya? Yes, lumakad siya. Paglakad niya, naramdaman niya, lumalakas yung hangin. Natakot ba siya? Nung natakot siya, alam niyo nangyari, lumubog siya. Pero sabi niya kay Lord, Lord, help me. In spite na nag-fail siya, binunod pa rin siya ni Lord, iniligtas pa rin siya. Mga kapatid, wala po magpapahiwalay sa atin sa Diyos. Ano man problema, ililigtas tayo ng Panginoon. Amen? Ngayon pa lamang maniwala na kayo. Ha? Once more, magkaroon tayo ng prophetic gesture, apaka ng problema. Hallelujah. Amen? Apaka ng problema. Amen? Sa grupo ng El Shaddai, kumukuha sila ng payong, binabaliktad nila yung payong, sabi, Lord, bigyan mo kami ng blessing. Di ba? Itaas ang blessing, gaganin lang. Sa atin, iba ko gagawin natin. Lahat ng kalabang problema, apakan lang natin. Amen? Apakan lang. Sino naniniwala, dinideclare mo ngayon, anumang problem na meron ako ngayon, I will be above over them. Hallelujah. Amen? Hindi ako i-overwhelm yan. Nagagawa natin yon because we sense God in the middle of the storm. Kasama natin siya. Kaya gusto kong sabihin po sa inyo, no need to be afraid. Amen? Sabi mo sa katabi mo, tatalunin mo ang problema mo. You shall overcome. Amen? Sino naniniwala dito magkakaroon ka ng answered prayer sa problema mo? Hallelujah. Kaya nga sabi ko, sa problemang ito, ibalik natin yung lima. Yung lima, ano yung nangyayari? Pag ako'y may problema, ang number one kong i-reveal, sa problema, meron akong faith kay Lord. Amen? Sa problemang ito, sa totoo lang, lalo akong hawak sa aking commitment kay Lord. Tama? Amen? Pangatlo, sa problema ko, magle-level up lang ang maturity ko. Tama? Sa pangapat, Lord, sa problema ko, you will always find me with a good attitude. Merong anak po ko, si Tracy. Nakakita po siya ng mga bata nag-aaway, nagsisigawan.
Alam niyo po, sabi sa akin ng anak na si Tracy, Dad, yung mga bata, oh, bad attitude. Sabi, bakit? Nag-aaway-aaway. Di ba bad attitude yun? Sabi ko, tingnan mo naman itong batang ito. 3 taon, alam niya na ang bad attitude. Alam niyo, sabi niya sa akin, Dad, di ba pag bata pa lang, bad attitude, paglaki, magiging bad guy? From bad attitude, magiging bad guy? Sabi ko, ang anak ko napaka-smart. Sabi ko, oh anak, pag bad attitude ko, magiging bad guy ka. Alam niyo, yung batang maliit, kaya niyang unawain eh. Pag may bad attitude ka, may masamang mangyayari sa'yo. Amen? 3 years old can learn that. Tayo po matanda na. Siguro naman, it's more easy to understand that. Amen? Sino rito yung hindi ka bibigay ang attitude mo kapag may problema? Amen? At higit sa lahat, sino sa inyo, hallelujah, ituturing nyo lamang na teachable moment ang mga oras na ito. Amen? Lord, may lesson ka na naman, Lord. Lord, I will accept the lesson. Sino sa inyo, nag-aandar ko kayo ng lesson learning out of your problem? Yung 5 po na yan, ah, yan ang babantayan nyo pag may problema kayo. Amen. Pag may problema kayo, iyan po yung kakampi natin. Yung pananampalataya, yung ating commitment, yung ating maturity, yung ating attitude, at higit sa lahat, yung ating teachability. May natutunan ba kayo sa hapon pong ito? Ito ba'y maiuwi ninyo para labanan ninyo ang mga problema yan? Mga kapatid, marami tayong makukuha sa kalagitnaan ng problema. Pwede bang itaas din nyo ang inyong mga kamay? Itaas din nyo ang inyong... At pagkataas nyo po ninyong kamay, ating dalhin yung problema sa ating Panginoon. Wag ko kayo mahiya, dalhin nyo sa Panginoon. Lord, I am now on the darkest hour of my life, Lord. Panginoon, nagbibuild in na yung fear sa heart ko because of my problem. Sa totoo lang, Lord, hindi namin alam paano isosolve ang mga problemang ito. But Lord, we know, alam mo ang alagayan ko, Panginoon. Lord, alam namin din na darating ka sa tamang oras at panahon at hindi mo ako pababayaan. Lord, katagpuin mo ang aking mga kapatid sa oras na ito. Ano mang kalagayan ng kanilang buhay, ano mang problema meron sila, salamat na sa lugar nito sa pagtungo namin, ang iyong salita ay buhay, Lord. Ipinakikita mo na ikaw ay umaapak dun sa mga bagay na kinatatakutan namin to show us how to become victorious over our situation. Today, I pronounce and I declare, Lord, that every believer in this place shall overcome their problem, O God. They are above and over victorious over those problems. Those problems will never intimidate us. Problem will never overwhelm us. Because we know who rules and reigns. Because who knows? We know the one whom we serve, Lord. And that is our God. Sa hapong ito, tinatanggap namin, Panginoon, ang hamon ng pananampalataya. Hamon sa aming commitment, Panginoon. Hamon sa aming maturity, Lord. Ito ay hamon sa aming mga attitude at maging sa aming pusong willing magpaturo sa iyo. Tinatanggap namin ang hamon ng mga problemang ito. Sa hapong ito, Ama, haharapin namin ito ng buong lakas sapagkat kasama ka namin. Batid mo ang nangyayari at kailanman hindi mo kami pababayaan. We take your word when you said, take courage. It is I. Do not be afraid. We take hold of your word, Lord, that we don't need to be afraid because you are here with us. Purihin ang iyong pangalan, Ama. Sinasamba ka namin at niluluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah!